Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga air-to-air missiles at air-to-ground missiles o tinatawag ding air-to-surface missiles na ginagamit ng Philippine Air Force FA-50 Light Multirole Fighter at T-129 Attack Helicopters ng Philippine Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang air-to-air missiles at air-to-surface missiles ay siyang ginagamit ng mga jet fighter at attack helicopters ng maraming bansa sa mundo. Ang Philippine Air Force ay mayroong light multirole fighter, ang FA-50, at armado ito ng tinatawag na AIM or M-Sidewinder. Isa itong short-range infrared air-to-air missiles na minamanufactured ng US mula pa noong 1956. At mula noong 1964, ito ay ginagamit ng United States Air Force. At isama rin natin ang Malaysia, ang ginagamit ng kanilang Air Force ng mga missiles. Dahil ang Malaysia kasi at ang Pilipinas ay halos magkapariho lang ang laki ng military budget. Ang Sidewinder ay napatunayan na or proven na to have enduring international success. At ang kanyang mga bagong variants ay nanatiling standard weapons sa karamihang mga Western Allied Air Force. At dahil sa kanyang tagumpay, ay kinopya ito ng Russia. Gumagawa rin ang Russia ng Soviet K-13. Ito ay kopya ng M-Sidewinder 9B air-to-air missiles. At marami ding mga Air Force sa buong mundo na gumagamit nito. Ang Sidewinder ay ang pinakamaraming bansa sa mundo na gumagamit. At mahigit sa 110,000 missiles ang na-produce ng US. At mayroong mahigit sa 30 na bansa sa buong mundo na gumagamit ng Sidewinder air-to-air missiles. Ang Sidewinder ay pwede rin itong i-install sa helicopters gaya ng Bell AH-1 Viper. At ang AIM Sidewinder missiles ay ang pinakamatanda at pinakamababa ang presyo at pinakasuccessful na air-to-air missiles na kung saan ito'y nakapagtala ng record na 270 aircraft kills in its history of use. At ang AIM-9 Sidewinder ay gawa na ng Raytheon Company Ford Aerospace Lural Corporation. Ang AIM Sidewinder ay may bigat ito na 85.3 kilos at may length ito o haba na abot sa 9 feet tall and 11 inches at may diameter ito na abot sa 5 inches at may warhead ito na ang bigat ay mabot sa 9.4 kilo at ginagamitan ito ng makina na tinatawag na Hercules Bearmite MK-36 Solid Fuel Rockets. May wingspan ito na 11 inches at may range ito na abot sa 35.4 kilometers at may maximum speed ito na abot sa Mach 2.5. At isa itong infrared homing and semi-active radar homing at pwede itong ilalance mula sa aeroplano at sa mga naval vessel at mga fixed launcher or ground vehicles. Sa kasalukuyan, mayroong 58 na bansa sa mundo na nag-operate ng AIM Sidewinder missiles. At ang presyo ng bawat isang unit na Sidewinder missiles ay nasa $381,000 per units para sa Block 2 variants at $399,000 naman para sa Block 2A Plus model. Ang AIM Sidewinder ay isang missiles na pinakamaraming napabagsak na aeroplano at napasabog ng mga target o kalaban. Ang FA-50 Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force ay isa rin ang AIM-9 Sidewinder na ginagamit na weapons. At mayroon pa ang Philippine Air Force na AGM-6562 Maverick air-to-surface missiles na ginagamit din ng FA-50 ng Philippine Air Force. Ito ay pangalawang uri ng missiles na ginagamit ng FA-50 ng Philippine Air Force. Ang AGM na ibig sabihin air-to-ground missiles na tinatawag na Maverick ay isa itong air-to-surface missiles. Ibig sabihin ng air-to-surface missiles or air-ground missiles ay ang missiles ay dinidesinyo na ilalance mula sa aeroplano o sa fighter jet para tirahin ang target mula sa lupa man o sa dagat. Ang AGM Maverick ay isang infrared air-ground missiles, kaya doon galing yung pangalan na AGM o air-to-ground missiles. At ito rin ang may pinakamaraming na-produce na precision-guided missiles, lalo na sa mga bansa sa West. At napaka-epektibo nito laban sa iba-ibang range at tactical targets gaya ng mga armored vehicles, air defenses, mga barko, ground facilities at fuel storage facilities. Ang development ng AGM Maverick ay nagumpisa noong December 1966 at ang Hughes Aircraft Company ng US ang gumagawa nito. At ito ang pinakaunang missiles na gumagamit ng electronic contrast seeker. At ito'y pumasok sa serbisyo ng United States Air Force noong 1972. At mula noon, ito na ay ini-expert sa mahigit na 30 na bansa sa buong mundo at ginagamit sa 25 na iba-ibang uri ng mga combat aircraft.
Ang Maverick ay ginagamit sa maraming gira gaya ng Vietnam War, ang Yom Kippur ng Israel, at ang Iran and Iraq War, ang Persian Gulf War, ang Buhol War, hindi pala kasali ang Buhol War, at marami pang pinasabog ng mga enemy forces na at mga installation, at maraming version ang Maverick na ginagamitan din ng electro-optical and laser and imaging infrared guidance system. Ang AGM-65 Maverick ay gumagamit ng dalawang uri ng warhead, ang contact fuse at ang delayed action fuse. Sa kasalukuyan, ang Maverick ay manufactured na ng US Raytheon Missile System. Ang Maverick ay may bigat na 300 kilos at may haba ito na abot sa 8 feet and 2 inches at may diameter ito na 12 inches at may warhead ito na 57 kilo WDO-20 ship charge or 130 kilogram of WDO-24 penetrating blast fragmentation. Ang engine na ginagamit ng Maverick ay ang Tucol SR-109-TZ-1 Aerojet SR-115 solid propeller rocket motor. Mayroon itong wingspan na abot sa 2 feet and 24 inches at may range ito na abot sa 22 kilometers at mayroon itong speed na abot sa 1.5 kilometers per hour. Ang presyo ng bawat isang Maverick missiles ay umabot sa $110,000, depende rin sa variant. At ang Philippine Air Force ay mayroon pang isang uri na missiles na ginagamit ng bagong T-129 attack helicopters na galing sa Turkey. At ito ay tinatawag na Rocket Sun Siret. Ang Rocket Sun Siret ay isang air-to-surface anti-armor missiles na gawa ng Turkey Rocket Sun Company. Ay isang laser-guided 70mm missile system na gawa ng Rocket Sun Turkey. At isa ito sa mga project na inilunsad ng Turkey para sa kanilang army helicopters, ang T-129 attack helicopters at ang AH-1P Cobra at ang AH-1W Super Cobra attack helicopters. At ito rin ang napiling weapons ng Eurocopter ACG-35. Sa ngayon, apat pa lang na bansa sa mundo na gumagamit ng Siret. Ito ang Philippines, ang Bahrain at ang Turkey at ang United Arab Emirates. Ang Siret ay ginagamit din sa Kurdish conflict at ginagamit din ito sa Syrian war. Ang missiles na ito ay bago pa lamang. Inumpisahan pa lang itong ginawa noong 2004. Ang Siret ay may bigat na 15 kilo at may haba ito na 2 meters at may diameters na 2.75 inches at ang kanyang warhead ay tri-mode anti-armor, anti-personnel, and incendiary. May warhead ito na abot ang bigat sa 3 kilo at ang engine na ginagamit ay ang solid fuel rockets at ang missiles na ito ay ginagamit lang para sa attack helicopters. Ang Siret ay matutulin ito dahil sa pangalan pa lang niyang Siret ay talaga sumisiret ito. Ang Sidewinder at ang Maverick at ang Siret ay ang mga missiles na ilalance mula sa aircraft. Ibig sabihin na mas maraming fighter jet or mortar fighter at attack helicopters, mas maraming ganitong missiles. Kaya nga ang Malaysia ay may maraming air-to-air missiles dahil marami silang mga multi-role fighter ay mayroong 240 units of M9 Sidewinder air-to-air missiles na ginagamit ng kanilang multi-role fighter at napakarami pa nilang AIM Sparrow. Mayroong 50 units na M Sparrow infrared homing missiles na galing sa US at mayroon pa ang Royal Malaysian Air Force na 30 units of IEM-120 Beyond Visual Range missiles at 280 units na R-73 Beyond Visual Range missiles na galing sa Russia at mayroon pa silang 500 units na R-73 Infrared Homing Missiles at 150 units of R-27 Active Radar Homing Missiles. Ganito karami ang air-to-air missiles ng Royal Malaysian Air Force at ang mga missiles na ito ay ginagamit para sa kanilang FA-18 Hornets Multi-Role Fighter at SU-30 at ang BAE Hawk at ang KI-1T-50 na para ding FA-50 ng Philippine Air Force. At mayroon pa ang Royal Malaysian Air Force na mahigit sa 300 units of air-to-surface missiles or air-to-ground missiles na ginagamit ng kanilang multi-role fighter. Pero hindi na lang natin ito isa-isahin dahil inantok na ako sa sobrang dami. Hanggang sa susunod, maraming salamat.